kanguso, and welcome back to our channel. So for today's vlog, mag-isa na naman ako. Another vlogmas na naman tayo, guys. Break ko sa work ko, kaya naisingin na naman natin tong vlog na to. And for today's vlog, vlogmas, is isha-share ko yung bag collections ko, vintage of bag collections ko, or yung mga na-collect ko bit by bit. Hindi to yung mga expensive or super branded. And hindi ko rin to sinishare para mag-ibang. Diba? I just want to share it kasi ito yung mga pinaghirapan ko unti-unti. Hindi sila mahal, hindi rin sila mura, pero ito yung mga nagpa-happy sa akin at nagpapa-happy sa akin. Even though I'm working from home, may time na kapag kumwari nai-stress ako, ang ginagawa ko lang is kinukuha ko isang bag and I'm testing it. Ganun lang yung parang titingin ako sa salamin, sinusuot ko sila. Tapos nagpapa-happy na sila sa akin. So let's start without further ado. Makikita nyo sa side ko ngayon yung mga bags ko. Ayan. First, eto. This is my Tommy Hilfiger. Ang story nito is, this is my first purchase pagdating ko dito sa Canada. I thought that time, ang $50 is mura na. Kasi kala ko 50 pesos lang siya. And may conversion pala. So yun, na parang sa atin kasi na-purchase ko to sa Big Garden City na Winners. Winners and Marshalls. Yun yung mga para silang high-end brands. Pero in a cheap prices. So doon. Ito yung first bag ko na parang hindi ko siya madalas ginagamit. Nagamit ko to nung nag-school ako. Ginamit ko siya as laptop bag. After nun, wala na. Hindi ko na siya masyado nagagamit. Pero alam mo yung ayaw ko siyang pamikay. So there. So meron siyang zipper dito. So good for laptop bag siya talaga. Tapos meron dito. Yun. Ito yung first bag na napili ko. And then, second is eto. Same thing. Nabili ko to sa Winners. Nabili ko din siya sa Winners. Kung ito, $50 ko siya nabili, ito naman, I just purchased this for $39.99. Tapos, that time, ayaw ko pa siyang bilhin. Yung parang nagdadalawang isip akong bilhin siya. Kasi sabi ko, may bag naman ako eh. Bakit kailangan ko pang bumili? And ang reason kung bakit ko siya gustong bilhin, kasi meron siyang, yung ayaw ko nang natutumba yung bag ko. Gusto ko yung meron siyang, ang tawag dito, body. Para pag linagay kong ganyan, yung baunan ko or anything na meron ako dito, hindi siya natatapon. So yun yung reason kung bakit ko siya pinurchase. So, ito yung office bag ko nung hindi pa naka-work from home. Ito is Steve Madden. And another thing kung bakit ko siya purchase is kasi dito is parang for $39.99, tatlo yung mabibili mo. First is this one. Ito. Na merong sling. Ayan. Steve Madden din yan. Steve Madden. Tapos, na may sling. Tapos, meron din siyang kasamang card holder. Na may pasalamin pa. Diba? So, yun yung reason. Sabi ko, sige na nga, pinilit ko yung sarili ko na, oh, sige na nga, bibiling ko na siya. Kasi maganda naman. Diba? Tapos, next is eto. Eto is my only backpack. Sa Philippines pa to. Na-purchase ata to sa Parfois. I don't know how to pronounce it. It's P-A-R-F-O-I-S. So, dun ko yung na-purchase. Ito lang yung nag-iisang backpack ko. So, kapag gusto ko, na nakamood ako mag-backpack, so, kukunin ko siya. So, huli na natin lahat ng mga vintage natin, ha? And then, next is, ito, si Michael Kors. Si Michael Kors ko. Ito yung gift ko, birthday gift ko, nung birthday ko, last year. This is the one. Kasi sabi ko, usong-uso yung ganyan. Yung sling bag na ganyan. Or the other one. Which is, binili ko din to on sale. So, hindi ako bumibili ng hindi sale. So,
sa Dazon, yan, di ba? Ganda. Napakasimple lang niya. Tapos, ito yung small. Yan. Tapos, ganyan. Yan yung zipper niya. Parang once ko pa lang ata nagamit. At saka, I make sure na nasa dust bag siya lagi. Kasi, di ba, pinaghirapan mo siya, kaya kailangan mo siyang ingatan. So, yun. Yun yung Michael Kors. Tapos, etong natitira, etong mga natitira is mga vintage bags ko na, na alam kong na-haul ka na, na-unbox ko na, insert ko na lang sila sa taas. Nakita nyo na sila. Kung hindi nyo pa napapanood, please make sure to watch it and para malaman nyo din yung mga prices. So, let's start with this one. The Chloe, the C by Chloe na bag. Yung C by Chloe ko na bag is, I got this one for 300 pesos doon sa isang online selling sa Japan. Hindi ko pa to nagagamit. I'm planning to give it to my mom. Pero, plan ko pa rin lang naman yun. At lahat ng to, naka dust bag pag tinatago ko. Kasi ayoko naglilinis, naglilinis. Kahit nasa Canada time, may alikabok pa rin. So, this is the first one. It's a C by Chloe handbag. And then, this one is the doctor's bag na Philip Charriol. Sobrang laki niya. Para akong madam na madam. Para siyang lunchbox. Lunchbox. Diba? Sobrang laki. Hindi ko pa siya nagagamit din. Kasi nung na-purchase ko siya, na-work from home na ako. Tapos, ayan. Nalinisan ko na rin ito. Gumanda na siya. Tapos, ayan yung ang tawag dito, yung dust bag niya. Tapos, dahil pag nag-order, meron ako nakikita, meron ako nakukuha mga ganito. So, para makip yung body and form ng bag mo, is tagyan mo sila ng ganito. Lalo na sa mga doctor's bag na ganito. Diba? Mahalin mo yung mga bag mo. Mahalin mo sila in a way na hindi yung ayaw mo ilapag na ganyan, ayaw mo sila magasgasan. Mahalin mo na in a way na pinagkagastos mo sila, di ba? Pawis mo yung pera na ginamit mo sa pagbili sa kanila. So, next tayo is this one. The Celine bag. Celine na Boston. Nalinis ko na siya, pero mukhang iba pa rin yung color niya kasi siguro super vintage na siya. Pero ayoko siyang ibenta kasi alam ko na kung anong worth niya ngayon. Tapos, nabilan ko na rin siya ng, ang tawag dito? Nabilan ko na rin siya ng Willy. Na-purchase ko sa AliExpress. So, ayan na siya ngayon, di ba? And same thing, nandyan yung dust bag niya. Nilabas ko lang sila kasi for the purpose na mag-video tayo. Tapos, meron din ako mga bubble wrap dyan. Kaya lang to fit yung body ng bag ko. And in case na, para pag ginamit mo sila, di ba, maganda yung body ng bag mo. Lalo na yung vintage siya na, medyo luntutay na. Kaya kailangan mo silang lagyan ng body. Ayun, the next one is my blue label na Burberry. Again, insert ko. Kung hindi nyo pa napanood, yung unboxing nito. Same thing. Sa loob, meron siyang dust bag. At saka, ayan. Sa, ayan, it's a blue label na Burberry. Yan. Nagamit ko na to nung nanood kami. Nang it's okay. Ayan, what you call that? Yung I propose we'll never see each other again. Yun yung pininaon namin. And then, meron pa ako. Eto. So, oh gosh, sorry. So, eto, next natin is to. Bag na to. I don't know, wala tatak na ulit ito. Tatak nito is Pierre Giharo. At na-unbox ko din to. Galing din to ng Japan. Nagagamit ko din yan. O, diba? Napaka-slick lang. Napaka-chic. Yan. Ayan siya. Diba? Ang ganda. At saka, ginamitan ko na sila ng leather cleaner. And leather conditioner. Kasi sabi nila, mapapatagal ng paglilinis ng leather conditioner at saka ng mink oil yung mga bags mo or matapapatagal yung buhay nila. And then, here's my Etro bag.
eto, nagagamit ko na rin to pag nag-grocery kasi naka-work from home. Nag-grocery, ganyan. So, syempre, may body pa rin siya dahil for sure na rin naman siyang palaman sa loob. Tapos, binilan ko din siya ng sling bag. Anong sling? Para magamit ko siya kasi ako yung masling na person. So, yun. And then, ano pa ba? Ay, eto. At guys, again, hindi ko alam kung natatandaan nyo pa ang itsura ng Cartier kong bag. Cartier kong bag. Kung natatandaan nyo pa, kung nakalimutan nyo, nagay ko siya sa taas. Yung unboxing nito para makita nyo kung anong itsura nito nung na-receive ko. And here's how it looks now, diba? Sobrang ganda niya. Inalagaan ko siya ng leather conditioner, a leather cleaner, at saka ng mink oil. Tapos, pag in-open mo na siya ngayon, ayan na siya. Ayan na. Hindi, wala na yung mga scratches before. Wala na yung mga scratches niya. Wala na. Kasi, pininturahan ko siya. Baka sakali ako, napinturahan siya ng acrylic paint. And it works, guys. It works, diba? Ayan na siya ngayon. Ayan na siya. And then, wala na yung mga scratches niya. Sobrang ganda niya na ngayon. O, diba? And taray! Sobrang ganda niya na. Tsaka makikintab. O, humikintab-kintab na siya ngayon, guys. Tapos, ayan. Ayan siya. Ayan. May dikit pang very light, pero dry. Ayan. Diba, ang ganda niya na. Kung before, I will try to insert din ang picture para makita nyo. Pero patuuri nyo rin yung before na video nito. And for the last one, guys, ito yung last one na binili ko. And this is not from Japan. It was like, I purchased it like around August or October, ganyan. May nag-online selling sa Ontario, Canada, at nakita ko itong maliit na bucket bag, MCM bucket bag. Sabi ko, gusto kong magka-MCM. Tapos nakita ko siya, meron siyang ganito, maliit na handle na pwede mong gamitin na pa ganyan. At saka, meron din tong sling. Sling. Para dahil nga, sabi ko nga, uulitin ko, masling akong tao. Kaya yun yung reason kung bakit ko siya pinurchase. Ito is mura din lang. Though meron na siyang sign of usage dito. Pero ganun din naman eh, gagamitin ko rin naman. As long na magagamit ko siya, naayos pa siya. May scratches dito, limited scratches or few scratches. Pero sobrang hindi naman makaka-apekto sa purpose ng bag ko, diba? So there guys, kukunti lang yung bag collections ko. And wala na akong balak bumili pa soon. Dahil na gusto ko muna i-maximize lahat. Lahat sila. Ay guys, wait lang. Meron pa pala. And last pala. Ito yung ginagamit ko ngayon. Sa ngayon. Eh, kaya nandyan pa yung mga, yung wallet ko. Nandyan yung mask ko. And everything, alcohol. So, yun guys. Ito naman is from, I purchased it as a seal din. From $80, naging siyang $20, kaya nabili ko siya. It can be like a belt bag or a sling bag. Yan, sling bag. Diba? So, taray, diba? At least, multi-purpose na siya. So, there guys, I hope you enjoyed this vlog. Nagustuhan niyo tong vlog na to. Please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga vlogs pa namin. And thank you for watching. Always keep safe and God bless. Bye!